ito guys yung ginagamit naming signal. So, bawat isang dish na ganyan, isang black box. Marami naman siyang channel. Ang problema lang dito ay kapag umuulan, may time na hindi gumagana yung signal niya. So, ito yung ginagamit namin. Bali, mga 500 pesos. Mga 500 pesos yata. Yun yung bill namin. So, yan yung ginagamit namin ngayon. Pero, balak namin palitan ng parang Affordabox. Kasi walang monthly siya. Ito guys, yung kanyang black box. Black box ng signal. So, gagamit kami ngayon ng Affordabox kasi nga itong signal namin ay may monthly yan. So, papalitan natin ito. Mag-unbox tayo ng ating Affordabox. Hello mga guys! So, ngayon, araw na ito ay mag-unbox tayo ng isang item at ito yung GMA Affordabox. So, ito ay nabili namin sa halagang 799 pesos. So, bakit nga ba kami bumili ng ganito? So, nabanggit ko po kanina sa inyo guys na meron pong monthly yung aming parang Affordabox. Yung black box na tinatawag na kung saan ay mga kasagap tayo ng mga channels. So, yun yung aming signal. So, meron kaming monthly noon, mga 500 pesos kada isang buwan. So, ito malaki ang tipid o ikakatipid nito dahil ito ay free na yung monthly niya. So, one time, ano lang siya, 799 pesos. So, sa panahon ngayon, kailangan talaga natin magtipid dahil, ayun, nagmamahal ang mga bilihin. So, kung talagang mahilig tayong manood ng mga teleserye sa TV, ayan, malaking tulong itong mga ganito, mga Affordabox. So, malaking tipid ang magagawa niya. So, ngayon ay sisimula natin mag-unbox nitong GMA Affordabox. So, tingnan natin ang laman nito. So, bubuksan natin. Ang laman ay ayan, guys. So, yan ang mga laman yan. So, iisa-isahin natin kung kumpleto yung ibinigay sa atin nung department store. So, kanina ay in-itemize na niya. Pero bago ang lahat, ano ba ang meron dito sa Affordabox na ito? Tingnan natin. Teka, sarado ko uli. Tingnan natin kung ano ang nagagawa nito Affordabox. So, sabi niya, GMA Affordabox. So, sabi niya, malinaw na affordable pa. Digital TV receiver. So, ano nagagawa niya? So, sabi niya, one-time purchase lang at walang monthly fee. Sulit po, sulit pa sa free additional features. At ang mga features niya ay may multimedia player, personal video recorder, nationwide emergency warning broadcast system, functional auto-on alert features. So, yan yun, guys. So, yan yan. Ayan. Sa likod, ang mga features niya. Ayan. So, meron siyang multimedia player, personal video recorder, nationwide emergency warning broadcast system, functional auto-on alert feature, digital display, info display, enabled. So, yan na yung mga itsura na lalabas doon sa Affordabox. So, sige, unbox na natin. So, nakita na natin yung laman. So, ito siya, guys. Meron siyang remote control. Tapos, meron siyang ito yung antenna na ikakabit natin daw sa malapit dun sa hangga't maaari sa bintana, malapit sa bintana. Kasi kailangan makasagap siya ng signal. So ito yung antenna niya.
So, ito yung RCA cord at yung black box. Tapos, meron din siyang kasamang baterya at ang mga guide. So, yan yung laman niya. So, ngayon, itatry natin ikabit o i-assemble ito isa-isa. So, ayan, alisin ko na itong sa black box. Ayan, nakaka-okay. Ano ba yun? Nahulog yung RCA. So, ayan, nakakabit na sa ano. Ito yung sa likod niya, guys. Ayan yung kabitan ng mga cable. Bali, naka-color coding na siya. So, yan, sabi nila madali lang ikabit. So, ito nga, meron siyang mga, ayan, pula, puti, dilaw. So, yan yon. Pula, puti, dilaw. So, yan. Tapos, itong kabila, bali, ano yan to? Two sets ng color. Yung kabilang dulo ay sa TV or sa flat screen. So, yan. So, mamaya kakabit sa TV. Tapos, ito tayo. Dito tayo sa remote control. So, meron siyang baterya. Na, ano ba to? Anong A ito? Basta, maliit lang siya, guys. Maliit lang siya. So, ilalagay ko na sa remote control ng Affordabox. Teka lang. Tabikit siya. So, hopefully, sana nga malinaw siya at hindi nawawala ang kanyang signal kapag umuulan. Kasi nga yung signal na gamit namin kapag umuulan ay kadalasan ay nawawala. So, ito, hopefully, sana hindi siya nawawala kapag umuulan. Oh, ang tigas niya. Ang tigas ng baterya. So, baka masira ko yung baterya. Anyway, sige, pumitin natin. Medyo may kahirapan. Masugatan ng kamay. Ingat, ingat. So, mahirap talaga yung baterya niya kasi masyado siya naka-intact. Nagalit yung baterya, masyado nakadikit. Ayan, nakahiwalay na sila. So, alisin natin dito. Ipapasok natin siya sa remote control. So, dalawang baterya lang ang ilalagay natin. So, hindi ko alam kung anong A ito. Kasi yung, ba yung triple A yata itong maliit na ito. Kahigit talaga o ayaw magpakawala. So, yan guys, natanggal na natin sa pagkabalot yung baterya. Ilalagay na natin siya dito sa remote control. Yan. Para tayong bata naglalaro ng ano. So, yan. Pasok na natin. Tapos, i-slide natin itong takip dito. Slide. O, isasarado ko. So, yan. Ayan, guys. So, mayroon pa pala tayong kakabit, guys. Itong antena. So, kakabit ko to. Bali, ito magnet ito, guys. Kasi pwede siyang ilagay mo siya na nakaganyan. So, bago yan, ilagay mo natin itong antena niya. Itong mahaba. Sabi nila, ayan guys, ikot lang natin dito. Talaga.
ilagay lang dito. Paano ba ilalagay? Ay, may takip pala siya. So, may takip pala siya, guys. Aalisin mo. Ako si Eng-Eng pinipilit ko. So, alisin natin itong takip. O yan, ikot natin dito. Ito. Itong, ano, iikot ko siya. Hindi ko alam kung dapat ipitan. So, ayun, medyo nag-aano na siya, naglalock na siya. Ayan. So, yan, nakabit na natin itong antena. So, doon na tayo sa TV. Ito guys, yung TV namin, yung kakabitan ng Affordabox. So, hindi siya flat screen. So, yan ay yung box type na TV. So, pupunta tayo sa likod nito. At iilawan ko yung likod para makita ko kung ano yung kakabitan, saan kakabit itong cord na three colors. So yan, so ayun guys yung kakabitan niya. Ayan guys, balik tayo dito sa ilalim at ito yung ano ng signal. So aalisin ko yung kable or pinagkabitan, paano ba yon, yung yon, aalisin ko tong Affordabox, itong box na to, at gagamitin ko yung three colors na yon, yung makikita yung red, yellow. Bali ito yung guys, ito ukunin ko to at ito alisin ko na ito. Ayan guys, naalis na natin si signal doon. So, ikakabit natin si Affordabox. Ayan, naka-plastic pa siya, guys. Pero, may ikakabit pa ako sa likod. Yung kanyang antenna. So, ito siya. Kakabit ko pa yung antenna niya. Bali, ito. Kakabit ko siya dito. So, ikakabit natin itong antenna dito. Yan, dyan. Sabi dun sa manual, yung antenna ay ikakabit daw ayun, sa dulo. So, ilalagay na natin. TV Affordabox boot, nag-boot siya. TV on. So sabi nung
sabi nung saleswoman, kailangan hanapin ko yung area. So, nahanap ko yung area ko, i-okay ko doon. So, ayan. Ano ba? Ayan ang mga lumabas. Oh! Ayan ang GMA Affordabox. Ayan guys, napagana natin yung GMA Affordabox. So, ito na yung aming lumang black box na signal. So, ito ay papaputol na natin yung linya. So, ayan, mayroon siyang SIM card sa loob, yung signal na nalagay dito. So, halos ganun din siya. So, ayan guys, yung aking unboxing and installation ng GMA Affordabox. So, maraming salamat po sa lahat ng mga sumusubaybay sa aking channel. At dun sa mga first timers, please don't forget to subscribe to my channel and hit the notification bell para ma-notify kayo sa mga updated videos ko. Pwede nyo po itong i-share at i-like at mag-iwan ng comments sa comment section below. So, once again, thank you very much. Stay safe and God bless. Until the next time we meet, see you. Bye-bye!